Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, ito pag-uusapan natin yung bagong system nga ng pixels, no? So fresh na fresh to mga kaibigan. So ang tawag nga nila dun sa bagong system nila on how they will monitor the players ay reputation. Yes guys, no? Narinig nyo nang tama si Aftermath TV. So magbibigay lang naman tayo ng mga insights, point of view, thoughts natin dito nga sa reputation. Kasi nga marami na agad nag-PM kay Aftermath TV. So tinatanong nila ako kung Aftermath TV, ano ba ang impact nito? Ano ba ang pwede mangyari dahil sa ginawa nila na ito? Aftermath TV, ano ba ang pwedeng maging impact nito sa Berry, no? So yung pagdating sa Berry, hindi na natin pag-uusapan yun, everyone. Pero ang pag-uusapan natin dito, again, are my thoughts towards the reputation system nga ng pixels, no? So this is something new. Again, no, as of this recording, hindi pa nga natin alam kung ilan ang reputation ng character natin kasi nga accordingly, hindi pa siya nakikita. Okay, shoutout pala sa landowner nito, si 3882. So dito ako ngayon nagtatanim guys, no? So dun sa mga naghahabol dyan ng level, specifically nga sa farming muna, no? So aiming for level 11, magandang ano to, spot tong nakuha ko na 3882. And actually, yung may-ari nga nito, isa sa mga supporter or viewer nga ni Aftermath TV. So shoutout to you brother, no? Kasi nag-comment siya na sabi nga niya i-visit daw natin paminsan yung farm niya. So again guys, nung pag-visit ko, kaunti yung tao. So ang ginagawa ko kasi right now, di ba, nagpapa-level up lang naman tayo ng farming and forestry, pati ng cooking. So medyo hindi pa ganun ka-crowded dito. Marami siyang puno dito on the side. Tapos ito, maganda yung pagkaka-arrange nung kanyang soil nga. At mas mabilis ako nakakapagtanim. So if you are looking for a farm, yung hindi pa masyadong advanced, kasi kita nyo naman, no, kumbaga under development pa siya. Pero kung yung mga basic farming lang, pabilisan lang makakuha ng popberry, then this is a very good spot, no? Tapos napansin ko, hindi din ganun karami yung tao, so hindi rin ganun kalag talaga. I'm not sure if malaki effect nun, no? Pag maraming tao, kaya naglalag minsan. Pero so far, so good. Check it out, land NFT 3882. Again, no, say hi na lang to the owner if makita niyo siya dito. Kasi right now, as of this recording, wala yung owner dito. Then, eto na nga, dito tayo nagpo-forestry. Marami-raming puno. Okay. So with that, punta na tayo sa reputation. Okay guys, so ito na nga yun, no? Introducing Pixels Reputation. Sabi nga nila dito, a new system to give our best and most loyal users benefits and recognition. So aalamin natin, hihimayin natin yon kung talaga bang may benefit ito at buti, no? Especially dun nga sa magaganda yung reputation, no? Okay, so another thing na sinabi nila dito, reap what you sow nga daw. Alright, napakaganda nung intro dito sa kanilang post sa Twitter. So don't forget to follow Pixels Online on Twitter. This is their official account. Kita nyo naman, naka-gold check pa nga, no? Okay. Now, ito na siya guys, no? So, first things first. Ang sabi nila dito, each user in Pixels now has a reputation score. So yun nga yung sinasabi ko guys na ang reputation nyo kasi, it can go up, it can go very, very low. And syempre, ayaw natin na very, very low kasi nga, sa kahit anong game naman na may reputation, ay pag mababa ang reputation mo, medyo hindi ka ganun na, no? Community friendly, kumbaga. Okay, you can increase your reputation nga daw by, so ito yung importanteng tatandaan ng mga players. So, kung paano nyo ba patataasin, kasi mamaya malalaman natin yung benefits niyan. So, sabi nga nila, number one, holding land. So, medyo pang mga ano to, may budget, no? Purchasing VIP, naku po, medyo masakit to dun sa mga non-VIP katulad ni Aftermath TV kasi wala naman tayong land and wala rin naman tayong VIP, no? Nag-iipon lang tayo ng berry pang VIP. Now, ito, medyo free-to-play player friendly ito, no? Connecting Discord, Twitter, phone numbers to your account, pati nga completing quest. Okay, so itong mga to, yung third and fourth, ayan, medyo non-VIP friendly siya. Pero inuunahan ko na kayo guys, wala namang problema sa akin i-connect yung Discord ko. Talaga namang ano tayo, no? Kilala naman ng lahat kung sino si Aftermath TV at kung anong character niya. And until now, buhay na buhay yung character natin. So dun sa mga nagsasabi na alam nyo na negative, eh guys, buhay na buhay yung character natin. Okay, tsaka connected ang ano natin dyan, ang ating main account, no? Okay, then Twitter, wala rin namang problema i-connect natin yan guys. No problem at all. Medyo itong phone number ang hindi lang ako comfortable kasi syempre there are things in our life na we keep it private, we keep it personal. Itong phone number hindi ako comfortable ibigay, so okay lang na mababa reputation ko, walang problema yan guys. Anyway, we're just playing Pixels naman for
content creation naman, no, to do tutorials and guides. So it doesn't really matter kung mataas ang reputation ko kasi I don't trade din naman sa ibang players. Iba, kita nyo naman, we are just chilling, no, pag nasa world tayo ng pixels. Pero Discord, Twitter, walang problema yan. Phone number, I'm not comfortable. Pero siguro kayo, okay lang, then go for it, walang problema yan. Completing quest, kaya rin gawin ni aftermathtv to para medyo umangat yung reputation ng character natin. So walang problema yon. Okay. So dito sa part na to, very basic lang naman. Ang nakikita ko lang dito, wala namang problema talaga kung yung landholder, pati yung mga VIP, walang problema yun kung mas mataas yung reputation nila. Ang akin na lang, kasi baka lang kasi ma-abuse. So ano ba ibig sabihin niya aftermathtv? Kasi minsan kasi, for example, landholder ka, then VIP ka, baka sila pa yung mga may ginagawang ano, no? Hindi maganda. So sana mapulis pa rin ng pixels yon. To be fair lang din sa lahat ng community members. Kasi minsan na napapansin ko, sa mga ganitong sistema, hindi lang naman sa pixels overall in general, minsan kung sino pa yung mga VIP or yung mga premium players, sila pa kasi talaga yung makukulit, eh, diba? So sana hindi ganun. Sana the pixels developers or team, they will see it ano, no? As fair to everyone, mapa free to play player ka man, mapa VIP ka man, kasi that's the only way you can have a very ano, no, harmonious community or relationship with your users nga. Okay, now going dito sa second part, however, ito na guys, yung ano naman, kung paano nyo naman pabababain yung reputation nyo. So again, I don't recommend to go for this route, pero sabi nga nila, your reputation can also decrease nga daw, no? So number one, trading with too many low reputation users. So guys, ito medyo sa tingin ko lang, ha, personal opinion ko lang. Well, okay lang naman, sige, iiwasan mo. Pero parang nakakalungkot naman kasi paano kung halimbawa, merong isang user dito na hindi naman siya ganun pakagaling talaga magpixels and may mga nagagawa siya na hindi naman niya alam na masama or mali or baka hindi naman niya sinasadya. Eh kung mababa reputation niya, paano siya magkakaroon ng opportunity naman to trade with other players kung bababa agad yung reputation niya? So again, hindi pa natin alam kung paano mangyayari sa reputation or kung ano man yung, like how fast or significant yung pag-decrease ng reputation mo. Kasi nga, wala pa, hindi pa nga siya visible in-game, eh. But anyway, so hindi ko alam, sana mabalance nila to or matweak pa nila to going forward. Pero ito na nga guys. So kung nagtitrade ka daw sa mga low reputation users, siguro ito yung mga toxic, no, sa community. Eh, pwede nga bumaba yung reputation mo pag nakipag-trade ka na nakipag-trade sa mga users na ganun. Tapos, getting too many reports. Ito, actually guys, kung gusto mong ma-report ka, pumunta ka dun sa game na left and right guys, tapos magpanggap ka na parang hindi ka talaga user. Ay nako, madali kang mare-report, no? But anyway, so yun, pag nare-report nga din character mo, bababa yung reputation mo. Getting muted guys, ito honestly, hindi ko alam ba't ka na mumute. Unless siguro talaga may ginawa kang kababalagan, no? Kasi si aftermathtv, kita nyo naman, buhay na buhay ang characters natin dito, wala pa namang na-mute. Okay, wala, never pa ako na-mute, so hindi ko alam ba't na-mute yung iba. So, hindi ko alam kung anong pinaggagawa nila, no? Sana hindi ka pa na-mute, kaibigan, kung nanonood ka nito. At kung na-mute ka na, share mo naman sa comment kasi hindi ko talaga alam paano ma-mute dito, no? Okay, so, ayan nga daw yung mga possibilities para bumaba yung reputation mo, okay? So now, if an action feels wrong to do ito, meron din silang dinagdag dito. Kaya lang dapat maging specific sila. Kasi alam niyo yung mga ganito. Again guys, this is just me. Pero kasi, let's have a professional approach. Maging specific tayo. Kasi if an action feels wrong to do, ano yun? Diba? Paano kung for example, nag-chat ka lang doon. Ah, sige, bury to the moon, no? Alimbawa, hinahype mo yung token, no? Hinahype mo. O yun, katulad nung mali yun. Diba? I mean, in general, mali yun. Kasi bakit, no? Kasi you are selling a false promise. Paano ko sinasabi mong halimbawa lang, token to the moon, halimbawa ganitong presyong berry kinabukasan or mamayang gabi, eh hindi naman nangyari, eh may mga na kumagat sa ano, no, sa pinagsasabi mo at merong mga natalo, o di, dapat yun, bababa rin yung reputation na nagkakalat ng fake news, di ba? So again, no, dapat dito, medyo maging specific sila, yun lang naman yung kay aftermathtv. Okay, next. A higher reputation score will allow you to have higher trade limits in game. So good yun guys, no? So ibig sabihin, sana hindi lang to sa mga VIP users. Sana in the future, sana dun sa mga non-VIP at free-to-play users, sana tumaas nga talaga yung trade limit nila if good yung reputation nila kung mataas, diba? So let's hope for the best. Tapos sabi nga nila dito, withdraw more currency nga daw to hot wallet. So ibig sabihin, baka pati yung withdrawal limit mo tataas kung mataas yung reputation mo. Okay. So, yun lang naman yung pinaka-update sa reputation system.
Dito naman sa bandang baba ay more on improvement na lang 'to, hindi naman na siya importante for now, no? So basahin niyo na lang siya. Yung minting of pet coupons naging 24 hours na. Again, hindi naman 'to ano, no, big deal sa atin, no, dun sa mga ano, no, mga casual players. Pero kung naghahabol ka ng pet at gusto mo mag-meet ng pet, then basahin mo nga 'to. Pero kasi after mo TV, hindi tayo interested eh. Okay, then sinabi nga nila dito, we've also released further server improvements. Well, sana nga ma-feel natin yun, maging smooth pa yung server. Okay, so by the way, shoutout kay Sir Hantaw, no? Ito, nandito pala si Sir Hantaw, nag-comment, no? Cool launch, congrats y'all. Okay, so ano ba yung final thoughts lang ni aftermathtv dito sa Pixel's reputation, reap what you sow? Okay guys, so ito yung final thoughts natin. Overall, I have nothing against it. Okay naman siya, maganda yung purpose niya. Ako ha, that's just a personal input. Maganda yung purpose nun or yung goal nung system. Kahit pa paano, mamomonitor mo ang users mo at hopefully mape-prevent niya yung mga may gumagawa ng kababalagan. Kasi nga, katulad nun, if you want to have a higher reputation, kailangan mo i-link yung mga ano mo, no, social media platforms mo, even yung phone number mo nga, may option pang ganun. Pero again, si aftermathtv, hindi natin gagawin yun. Tapos, kung gusto mong to further, tumaas pa, then yun nga, pwede kang mag-VIP or kung may budget ka, kung bibili ka ng land, tataas pa lalo yung reputation mo. And then yun na nga, all you have to do is behave lang naman. Kumbaga, ano ba ibig sabihin ni aftermathtv na mag-behave? Well, i-follow mo lang yung rules. Ganun lang naman yun. And huwag kang maging toxic. Hindi lang in-game, no? Pati sa community siguro. In Twitter, in Discord, kasi nga nakakonnect lahat yan. So, yun lang naman guys. Uulitin ko, I have nothing against it. Sa totoo lang, wala naman siya effect sa paglalaro ko kasi nga we are just a casual player, hindi nga tayo VIP, wala naman tayo NFT dito, no? So, again, just do good, play well dito at avoid being toxic. Read the terms of service, follow the rules, yun lang naman yun. Then eventually, wala naman siya magiging problem talaga, no? Okay, so yun lang naman ang update at don't forget to follow them on Twitter. And i-follow nyo na rin ako guys sa X. Yun na kasing tawag ngayon X eh. So I would really appreciate it if you can follow aftermathtv at the aftermathtv yung X natin. And also don't forget to visit nga itong land ni 3882. So salamat sa support brother for watching my videos and for subscribing to my channel. Okay, so kung nakatulong tong video na to sa inyo guys para maintindihan yung reputation at kung na-appreciate yung thoughts natin about reputation, don't forget to subscribe to aftermathtv. Like nyo na rin yung video and share nyo sa mga friends nyo. Okay, maraming salamat po and see you all in the next content. Bye-bye.